Yun po. Down to our last question. Ay, Dr. Michael, baka may gusto po kayong i-add doon sa previous question natin, which is, paano po may escape ng victims itong violence na kinakaharap nila? Okay, for what have Dr. Angelo have said before, no? Yung triggers and you have to do not provoke na, no, yung partner. And then meron pa akong idadagdag doon, at least develop to develop a conflict resolution skill. Yung conflict resolution skill wherein if you know na there would be a lot of issues pertaining to yung mga issues ninyo sa relationship, watch out for that, no, yung mga triggers that you know that there would be a warning. Every ano naman, every issues naman may warning yan eh. So you know that if your partner has been warned about this, about what have happened, ayaw lang talaga yung maulit niyan. So it's really important also to have the empathetic response sa mga pangyayari, no, and any event in your relationship as husband and wife. So what are those conflict resolution? You have to avoid bringing up the past. So you have to tackle what is the problem, or what is the problem right now, and then we have to solve that problem. And then avoid having yung all or filter those words like always, never. Like example, you're always like that, you never care about us, you never care about this family. So pag ganun, pag narinig kasi ng partner mo yun, na lagi ganun yung salita mo, lagi ganun yung, alam mo, talagang didilim yung paningin noon kahit hindi niya naman sinasadya. So may mga uncontrollable situation pag paulit-ulit na siyang ginagawa. And then next also would be yung nabanggit ko rin kanina, empathetic response. You have to wear your partner's shoes. Alam mo pinanggagalingan niya. Know what's his whereabouts or ano yung situation niya right now. Because it's always not a good time. It's always not a good time to talk to yung mga serious matters. For example, meron kang selos. Selos ka pala sa ibang nakakasalumuan ng husband mo. And then, siyempre, sasabihin mo yon right, pagkadating sa bahay, pagod. No? Kita mo naman pagod, daming ano sa trabaho, and then pagdating, dadakdakan mo ng pag-iingit mo or something that, any issues, you open up mo agad pagdating. So, have a right timing then. And then, after the right timing also, yung sinabi ko, di ba yung empathetic response, and then also, alamin mo din kung ano yung mga wants and dislikes ng husband mo or ng partner mo. So para maiwasan ninyo pareho, and then you both have because entering into marriage kasi it's not about you anymore eh. So it's more of the adjustment and also knowing your partner's difference kasi para pagkaiba talaga yung communication styles ng babae tsaka lalaki. So do we have differences in communication styles and thinking patterns? So that's something that we need to know more. We have to know your partner very well. Alamin mo ang ugali ng partner mo. Kaya nga sa mga pre-marriage counseling natin, before engaging to, bago ka magpakasal, kilalanin mo na mabuti yung partner mo. Sino siya, ano siya, yung ABC niya, yung attitude, behavior, character niya. Kasi yun talaga yung magdadala sa inyo sa relasyon ninyo. So kung ganun na siya, alam mo naman na ganun siya, alam mo naman na stricto siya, alam mo demanding siya, tapos pinakasalan mo. So may mga ganun dapat na kailangan natin consider before. So kilalanin mabuti yung partner mo, and then alamin mo kung ano pa yung mga bagay na ayaw niya ginagawa. So syempre pag alam mo ayaw niyang gawin yun at ayaw niya yun, then you have to try to adjust. Try mo din yung sarili mo na kung alam mo naman na ikagagalit niya, edi we have the self control. And then maganda pag-usapan yung mga problema hanggat maliit pa lang yung problema, hanggang smaller issues first before, para hindi na siya lumaki pa, no? Diba? Doon naman nagsisimula yan eh, smaller issues. Then also make sure that you have mutual respect to each other. Kasi pag may mutual respect, pareho kayo nirerespeto yung isa't isa.
then wala namang mangyayaring ganito. And then also learn to validate and recognize the feelings of your partner. Kasi pag hindi natin sila napapansin, hindi natin na sila binavalidate, at hindi na rin natin na-appreciate lahat ng ginagawa nila, then doon nagsisimula yun, something na, oh, parang hindi mo na yata ako mahal. Parang hindi mo na ba pinapahalagan lahat. Lahat ng paghihirap ko, parang wala bali, wala sa'yo. Di ba doon nagsisimula yan? So, this is something that we have to watch out for, especially if we are in a relationship. So, mind your children, your relationship. So, hindi na pwedeng sarili mo na lang. Nasabihin mo, ay, dapat kailangan, karapatan ko maging maligaya. No. Yung kailangan na natin dito is, ano yung pwede mo makontribute sa family mo to make your family stronger, your relationship to be more, yung foundation ninyo. Okay po. Thank you so much po for that insight. And po, down to our last question. How can victims cope or heal from this traumatic experience? Meron po ba kayong mga advice kung paano nila mapagtatanggumpayan itong crisis nila after a traumatic experience? Okay, ako muna. Number one, start to learn to love yourself. Lahat ng psychiatrist o psychologist na makakausap mo, ay papayuhan ka to go back to loving yourself. Kasi hindi natapos yung proseso mo before ka nag-asawa. Kaya nagsasuffer yung relationship because you have yet to complete the process of loving yourself. Kaya hindi ka pa ready to offer yourself to another human being. Hindi na-develop yung self-love. Hindi na-develop yung identity mo. Hindi na-develop yung personality mo. Kaya nga, ang hinahanap lagi dyan ng mga psychologists when a marital crisis is happening, they always look backwards doon sa pinagdaanan ng tao. Number two, you have to set realistic individual goals. Gusto mo maka-cope, gusto mo maka-recover from this traumatic experience, you have to plan your life. Saan pupunta ang buhay mo? It should be realistic, time-bound, and measurable. What is A? Attainable, di ba? SMART, smart. Use that formula. Number three, seek professional help or guidance. Para kung nagsasuffer ka pa sa anxiety, lagi kang kumonsulta, lagi kang makapag-usap sa isang professional counselor para lagi kang mag-guide sa iyong mga decisions, sa mga actions on a daily basis. Okay? Pang-apat, don't waste time watching news. Dahil ang news natin today contains the toxic life of Filipinos. Do not waste time watching news, any news. Okay? Hindi inspiring at all ang mga binabalita ngayon sa ating mga TV stations. Hindi is inspiring at all. Pang-apat o pang-lima, don't waste time on social media. Spend time with yourself becoming fruitful. Hindi rin inspiring ang lahat ng mababasa mo sa social media. Baka kainggitan mo pa yung mga nagyayabang doon na magandang buhay. Okay? It will not, you will not be inspired at all because yung strategy nila, it work for themselves. Baka yung mga pinapayo sa'yo mag-work sa'yo mismo because yun yung applicable sa'yo. Okay? And finally, don't waste time watching telenovelas. Don't waste time watching telenovelas. They are not inspiring at all. No, they are poison to the minds of every human being. Sa kung nakakita ng mga palabas na lagi na lang ang tema ay nawawalang anak, nawawalang kapatid, siya ang tunay mong kapatid, siya ang tunay mong nanay, di ba? Yumayaman sila diyan while sila ba nakakabayad sila ng bills nila because nood ka ng nood, ikaw naman hindi ka makabayad ng bills mo, hindi ka makabayad ng tuition fee mo sa pag-aaral because you're wasting time watching those telenovelas. Kaya you have to set yourself straight, i-align mo sa pagpaplano ng buhay mo at ng mga anak mo. Kung hindi na-resolve yung marital crisis na yun, then do this advices na sinabi namin.
I think meron pa tayong na-miss na sagot. Can we go back to number six question? Yung what are the implications of domestic violence to children who witness the abuse? Sure po, Dr. Angel. Yeah, meron pa tayong dadagdag na clinical and therapies studied, no, na pag-aralan nila to, that it, children who suffer from a from abuse or relationship problems within the homes are suffering from attention and concentration problems, academic problems, anger issues, kaya yung bata nagiging mainitin din ang ulo, sleep disorder, and other psychological, behavioral, and spiritual problems. Yan po ang pag-aralan ng mga clinical therapies na nagiging effect sa mga bata for every abuse in the home. Ngayon, thank you so much. Po, kaya naman po, Dr. Michael, ano pong ma-advise nyo sa victims para maka-move on sila dito sa traumatic experience nila? Okay, so this is something with ano, an escape, diba? So in escaping this violence, so unang-una natin, we have to prioritize our safety. So when you know na parang hindi ka na masyadong safe sa bahay nyo, or also with children, so you have to secure your safeness, yung safety ninyo ng mga ng anak ninyo, and then you have to seek legal assistance also. So magpaano ka ng barangay, paalam mo sa barangay, paalam mo sa Bawsi desk na mayroon nangyayari sa inyo. So number one talaga is safety, no, aside from sinabi ni Papa Angelo kanina, Dr. Angelo. Then also aside from prioritize your safety, yung i-restrict mo na yung access, no, alam mo naman na masyado nang malala yung ginagawa sa yung yung violence hanggat hindi pa kayo ready to pack your things. So i-restrict mo yung access doon, so pwede ka muna maglagay ng different, may extra lock pang ilalagay para for the meantime masave mo muna yung sarili niya at saka yung pamilya mo or yung mga anak mo. So restrict access, and then humingi ka ng tulong sa mga trusted talaga na expert sa pag-handle nito. So not just sa mga ordinary friends or ano lang na walang alam dito, kasi sila pa yung lalo magpapalala sa problema. And then when you know already na okay na yung safety ninyo, you have to secure evidences, documents. So prepare mo yung mga documents, mga important documents na kung anong meron ka. So course, mga birth certificate ng mga bata or anything that could help na. And then of course your finances, kaya mo ba, no, ano ba yung pangunahin na kailangan mo, transportation, food. And then pag safety naman, pag okay naman na yung safety na yung ano ninyo, you're already safe, then that's the time, no, na makapag escape kayo talaga pag in really need, no, emergency na talaga yung situation. Ito yung mga situation na hindi na talaga kayang ayusin. So it can be yung drug addiction, no, na pwedeng violented because of drug addiction. So pag ganito, hindi na siya controllable na yung situation, mahirap na i-control pag ganyan kasi hindi mo na control yung mind niya, yung isip. So pag ganon, you have to secure your family, your finances, and then also stay connected to yung mga support system, yung support na meron ka, yung ano available dyan sa paligid ninyo. Then, is that, ano na, parang okay naman na yung nabanggit ko? Safety plan, of course. Anong gagawin natin? No? Anong mga kailangan natin gawin? First, ganito. Second, third, magpatawag ka din ng kaibigan na or maaasahan na pwede mag-transport sa inyo sa safety place. So, yun. Ayun po. Thank you so much po. Stop ko na po yung recording. Ay, kung may gusto pa po ba kayong idagdag na insights or anything? Final word. To all the parents, to all the husbands, and wives also, marriage is not about you anymore. Couples, pakatandaan niyo po yan. Hindi na po yan tapos sa inyo. Dahil you have all the time in the world enjoying life during your single days. Kaya when you level up yourself into entering into marriage, you must ask yourself first, tapos na ba akong ma-enjoy ang sarili ko? Because limited
oras na and attention na ang magagawa mo during married life in continuously loving yourself. Kapag hindi ka pa fully developed as an individual, you will really suffer the consequences of a malfunctioning relationship. Kaya baka isa rin yan sa reason kung bakit may mga husbands na mainitin ang ulo, because may mga wives na hindi tapos sa pagmamahal sa kanilang sarili. Okay? What else? Your institution is about the children you will produce to the world. Dahil nga hindi na ito tungkol sa iyo, tungkol na ito sa mga bata na nalalabas sa susunod na generation. Please, pakiusap lang po, produce functional children to our society so everyone will live in peace, prosperity, and harmony. Thank you. Ayun po.